Inaasikaso na nga na airpot tong baboy. Naubusan na nga ro si airpot ng pangyempo, kaya naman itong pang pork chop na lang yung napili niya. Pero kahit na ganun, napagkabisa pa rin yan. Ay saktong-sakto to sa maulan na gabi. Kaya naman after na airpot na ugasan, ay pinaghihiwalang ng katamtaman lang. Ganyan nga lang ang gagawin na airpot sa bawat isa. Grabe nga no, napagkamahal talaga ng kilo ng baboy. Kaya madalas na lang kami nagmamanok, gawat paminsan eh wala kaming pambili ng baboy. Pagkatapos nga sikasuin na airpot to, ay papadrain niya muna, tapos sikasuin niya muna itong mga ingredients. Kaya naman pinaghihiwalang na airpot itong mga saging saba sa gitna lang. At eto na nga ang kabuuan ng mga ingredients na airpot. Meron tayong pechay, saging saba, syempre mais, bagyo beans, tsaka repolyo, kamoting baging. At syempre, hindi mo awala ang patatas. Hindi ko na nga nakuha yung ganap sa paghihiwa na airpot dyan. Dahil paminsan mas excited pa sa trend yan. Kaya naman isinalang na muna na airpot tong baboy ng maprito ng kaunti. Para kapag matubigan ay mabilis nang lalambot. At pinagpipit-pit na nga na airpot tong mga luya. Isinunod na nga rin iwa-iwain tong mga sibuyas ng katamtaman lang din. After naman na airpot nagpit-pit ng luya at saka maghiwa ng mga sibuyas, binalikan nyo na tong baboy. Mainit na tubig na nga rin yung ibinuhos na airpot para mas mabilis kumulo. Pagkatapos nga na airpot, buhusan itong mainit na tubig, niligay nyo na rin tong mga mais. Ayan talaga ang pinakadapat unahin dahil yan ay ilalaga pa. Kasunod dun ay hinulog na rin airpot yung luya tsaka mga sibuyas. At para maging masarap, lagyan mo na isang buong magic sarap. Hinulugan na nga rin ng airpot ang dalawang pork cube. Binuhusan na nga rin ng patis, tinaktakan na ng betchi, hinulugan na rin ng pamintang buo bago takpan. At meron naman dito na babaliw na. Ay ako pala yan mga kageng-geng. Brut, 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 pow! Ang lakas ng tama, kaya naman mabalik ka tayo rito, binuhusan na nga rin airpot ng asin. Kaya naman tinesting mo na airpot kung quality na ba yung lasa. Ay nakulangan nga, kaya naman dinagdagan pa ng kaunti at nilaglag na rin airpot dito yung mga saging saba. Mabilis nga lang ang pagluluto na itong mga utol dahil kada laglag mo, ikaantay mo lang kumulo. At pagkakulo nga ulit ay nilaglag na nga rin airpot itong mga kamoting baging tsaka itong mga patatas. Ay saganan-saganan naman talaga ang nilaga mo. Kaya naman dinagdagan na rin airpot ang kalahating pitchil ng tubig. At waiting na nga lang ulit sa pagkulo. Nung kumulo na nga ay nilaglag na rin airpot tong bagyo beans tsaka tong mga repolyo. Isinabay na nga rin airpot tong pechay nang maluto na at matapos na. Tatakpan na nga muna na airpot nang kumulo na. At sa muling pagbukas nga na airpot ay naluwalo pa at pinakita pa sa inyo ang mga sahog. Kaya naman titikman na airpot na mausgan na. Ay pagkatikim na pagkatikim, wala nang dala-dalawang isip, double okay ka kagad ka airpot. Na ang ibig sabihin ay quality-quality na. Dumating na nga rin kami ni Ate Aya sa pagsundo kay airmat, may bit-bit pa nga isang plastic at tagdudos dun sa labasan. At ako naman ay tanging bag na airmat ang bit-bit ko. Ay pagka-sexy nung pumasok ng gate, talaga naman pasulyap-sulyap pa. Inilagay na nga rin ni Ate Aya sa plato yung binili niya tagdudos sa labasan. At bubuhusan ko na nga ng yero tong kinahid-kahid na airpot na mangga. Ay napagkabi siya talagang pangimagas nento. Ay lalo-lalo na tong bit-bit ni Ate Aya, talaga nung wasak ang gabi mo. Bago nga natin ganapan yan, ibubuhusan ko na muna to ng condense nang mas lalong sumara. Ay talaga naman, nai-imagine nyo na siguro mga utol kung gaano kasarap to. Kaya naman inalo-halo ko na nang magtubig ang mga yelo at nang masabawan. Siyempre naman, titikman natin yan at sayang naman yung latak na tira sa lata. Pagkasubo ko ngayon man na-miss na napakasarap. At si airpot ngayon sumat na rin at hindi na nakapagantay. Mo ito, double okay ka kay airpot, baka naman. Kaya naman after ko nga sigasuin itong pangimagas namin, naglapag na rin ako nito ng nilaga ng mapulutan. Ay napagkasuabi talaga nito. Siyempre, titikman ko rin ng mausgahan. Ay talaga naman sabaw pala ang ulam na. Kaya naman paghahigop na paghahigop ko ay talaga naman napa-okay ako. Tamang shit na nga muna kami dito at uubusin lang namin to pagkatapos na ito'y kakain na rin kami. Kaya naman ay pag-aubos na pag-aubos ay nagkain na kagad si Hermat. Inilapag na nga ni Hermat dito yung kanin habang ako naman ay ilalapag ko na rito yung ginawa kong sausawa na ay talaga naman. Tapos ganito pa inilaga mo. Tsaka meron ka pang ganitong pangimagas ay talaga namang wasak na wasak talaga ang gabi mo. Ay talaga naman napagkaswabi niyan. Pagkatapos sa ganito pa ang uulamin mo, papartneran mo pa yan ng ganitong sausawan, ay wala na, finish na. Kaya naman kain tayo mga utol at pagsalusaluan na natin to. At habang nakain kami, magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa utol natin na si Rodel Manaog from Bicol Camarines Sur, kay Rolly Arias, kay Christian Yu, at kay Jessica Limus Pahota from Gimba de Bacia, kay Dennis Labra from Marikina, kay Gerald C. Doblas, at sa utol natin na si Dominic Charles. Shoutout sa inyong lahat mga utol at maraming salamat sa mga suporta na binibigay niyo sa akin palagi sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lang. Paalam!